ng resources na makukuha nila ay sa kanila lamang mayayaman lahat mapupunta. Dito masasabi natin mga kaisuka na ang balance na tinutukoy nito ay ang pagiging sakam sa mga resources. Kaya naman balak nilang pigilan ang grupo ng Spider. Habang sinusubuan siya ng isang babaeng alalay niya, dito nasabi niya pa na ang lakas sa politika at pera kapag meron ka niyan may kakayahan kang kontrolin ang lahat. Kapag may pera ka ay madali mo lang makukuha ang mga bagay na gustuin mo. Kumbaga mga kaisuka, ito ang paraan o pinakamabisang paraan para mas mabilis mo makontrol ang mga bagay sa mundo. Dito ay nasabi pa nila na kahit isa ay wala dapat mapunta resources sa mga mahihirap. Dapat sa kanilang mayayaman lang mapunta ang lahat ng resources na meron. Sa madaling sabi kay Isuka, sa paglalayag nila ay wala silang balak na bigyan ang lahat na mahihirap na makukuha nilang resources. Habang nag-report ang isang grupo sa kanilang leader, ay nasabi ng lalaki sa kanyang kausap patungkol sa Phantom Rope ay wala silang karapatan na maging katulad ng mga makapangyarihan. At nasabi pa nga nito na hindi nga din sila nababagay sa Meteor City. Dahil alam naman natin na ang Meteor City ay puro lamang gulo ang naidudulot at baksakan nito ng mga mahihirap o basurang tao. Dagdag pa nila dito na hindi ganon ang grupo ng Spider at mahirap silang makontrol. Nasabi pa nito na mga basura ang grupo ng Phantom Troop dahil hindi man lang nila itinatago ang kanilang mga kapangyarihan. Dagdag pa nito na wala silang pakialam kung mamatay sila o hindi. Alam naman natin mga kaisuka na walang takot ang grupong Spider. Kahit kamatayan pa yan, lalabanan nila yan. Sabi niya pa meron siyang ibang kasamahan na pasekretong fan ng grupong Spider dahil natutuwa sila dito dahil na nga sa napakalakas ng mga ito. Dito na ikwento niya na naaalala niya ang isa niya kasamahan na gusto din maging boss at kagaya ng Phantom Troop magkasing ugali sila. Nasabi pa nito na wala na siyang iba pang masasabi pa sa grupo ng Spider at balang araw ay magkikita-kita din ang mga hayok sa gulo. Na kahit wala tayong gawin ay mag-aarap-arap din tayo at maglalaban din. Ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang head ng Char family. Ito ay walang iba kundi si Broco Yu. Dito ay tinawag nila ang kanilang bodyguard o di naman kaya ang kanilang tenyente. Ang nakasalamin ay tenyente ng Char family. Ang lalaking dilat na dilat naman ay tenyente ng Shiyu family. Nang lumapit na ang kanilang mga tenyente, dito sinabi nila na hanapin nyo si Hisuka bago makita ng Spider. Dapat hindi tayo maunahan ng Spider sa paghahanap kay Hisuka. At sabay sumagot ang dalawang tenyente na masusunod pinuno, hanapin namin si Hisuka. Dito ay agad silang nag-umpisa na maghanap kay Hisuka. Nasabi ng tenyente ng Char family, ganito ang kanilang gawin para mas mapadali ang paghahanap nila kay Hisuka. Sabihin mo sa lahat ng leader at officer sa lahat ng grupo natin na magbibigay tayo ng 10 milyon sa sino mang makapagbibigay na kapakipakinabang na impormasyon sa ating patungkol kay Hisuka. Dagdag pa nito, magbibigay pa ako ng 10 milyon para sa makakahuli o makakakita kay Hisuka. Kaya naman, gamitin nyo ang lahat ng koneksyon na meron kayo dyan para lamang makita yan si Hisuka. At ang tenyente ng Shiyu family naman, nasabi nito na hanapin lahat na single na passenger at kapag kayo ay walang makita na single na lalaki, hanapin nyo naman ang mga pamilyang tatlo pataas ang bilang maliban sa mga matatanda at mga bata. Dito masasabi natin mga kaisuka na sobrang bilis kumilos ng mga tenyente ng Mafia family at sobrang laki ng epekto sa kanila na paghahanap ng Spider kay Hisuka. Dito nasabi ng matandang nakaharap nila Krollo na si Hisuka daw ay isang floor master sa Heaven's Arena. Biglang sumagot naman ito ng oo, alam ko naman iyon. At tingin ko ay kaya yan hinahanap ng Spider dahil ito ay may utang sa kanila. O di naman kaya may ginawang kasalanan sa grupo ng Spider. Sagot pa nitong matanda na hindi niya alam kung kaya ba nila mahuli si Hisuka. Ang sabi naman nitong tenyente, baliw ka, wala namang nagtatanong ng ganyan. Ang gustong sabihin ata nitong tenyente ay wala siyang pakialam kung sino pa yung Hisuka na yan. Basta huliin nila yan kahit ano mangyari. Sa kabilang grupo naman ay sinasabi ng tenyente ng Shiyu family na malamang nagtatago lang niya kung saan saan na mag-isa lang siya. Sabihin na natin na nagtatago nga lang si Hisuka sa paligid. Pero saan naman kaya? Na sobrang laki ng black whale at may limang palapag ay tiyak na mahihirapan talaga sila na makita si Hisuka dito. Kaya naman dapat lahat ng sulok sa paligid ay kanilang tignan para lamang makita si Hisuka. Nagdag pa ng tenyente na ito na sabihin sa mahal na Reyna na utusan ang mga tauhan niya na tignan ang mga ID at ticket ng lahat ng nasa Black Whale na yan. Kailangan mahanap nila agad si Hisuka bago sila maunahan ng Spider.
At bago magtapos ang kanilang utos dito, sinabi pa nila na hanapin niyo si Hisoka pagkatapos ako labahala sa mga susunod. Dito ay lalong lumiit ang mundo ni Hisoka sa loob ng Black Whale dahil napakarami na na naghahanap sa kanya. Dito ay mapapaisip tayo mga Hisoka, ano kaya mga dahilan ng mga mafia? Bakit nila gusto hulihin si Hisoka at bakit gusto nila unahan ang grupong Spider sa paghahanap kay Hisoka? Dito ay nagpakita na ang head ng Hailey family na si Morena Prude. Dito ay nagpapasalamat siya sa kanya mga tauhan dahil sa pagsama sa kanya at pagtitiwala sa kanya. Dagdag pa nito na kahit na inutusan siya sa deathmatch na ito ay nanatili pa din kayo sa tabi ko. Kaya naman may mga utang na loob ako sa inyong lahat. At nasabi pa nito na wala na siyang pakialam sa mundo o kahit sa anong bagay kundi sa kanyang sarili lamang. Dito sinasabi niya din sa mga tauhan niya na tayong lahat ay sisirain natin ang lahat ng yan. Lahat tayong 23 na nandito ay magsasama-sama. Dito ay ipinapakita ang 23 miyembro ng Hailey family at kasali siya sa miyembro na iyon. Nasabi pa nito na tulad ng pinangako ko sa inyo ay bibigyan ko kayo ng lakas o kapangyarihan. Lumapit kayo isa-isa papunta sa akin. Dito ay lumapit nga sila at sabay inalikan sila ng head ng Hailey family. Ang abilidad ni Morena ay kapag nalagyan na sila ng kanyang laway ay maaari na silang bumuo ng sarili nilang grupo. Ngunit hanggang 23 katao lamang, kasama na sila doon. Sa madaling sabi mga Hisoka, 22 member lamang ang pwede nilang i-join sa kanilang grupo dahil siya na ang pang 23 sa grupo. Ang kanilang mga kakayahan ay nag-rank up din. Sa tuwing sila ay pumapatay, doon lamang ito mag-rank up. At kapag sila ay level 20 na ay magsasama-sama na ang kanilang mga abilidad. At kapag dumako na sila sa level 100, ang bawat isa sa kanila ay magiging 0. At dito pwede na silang gumawa ng sarili nilang grupo. Sa mga hindi masyado makaintindi, ganito lang yan mga Hisoka. Kunwari ikaw ay nag-level 100 na. Para maging boss ka, kailangan mo bumalik sa 0 para makabuo ka ng sarili mong grupo. Ngunit hanggang 23 katao lamang ang pwede mo maisali sa grupo mo. Dito ay nasabi niya pa na sa bawat normal na tao nilang mapapatay ay katumbas lamang nito ay isang level lamang. At kapag ang napatay nila ay isang 9 user, katumbas naman nito ay 10 level. Dagdag pa nito na kung sakaling prinsipe ang inyong mapapatay, ang madadagdag agad sa level nyo ay 50 agad. Dito sinabi niya na ipagdadasal ko kayong lahat sa mga darating nyo mga laban. Kaya umpisahan na natin at kumalat na kayo at magpataas kayo ng level. Dito ay masasabi natin mga Hisoka na para tumaas agad ng kanilang level, kailangan targetin nila ang mga prinsipe. Dahil kapag napatay nila ito ay mabilis sila mag-level up. O di naman kaya mga 9 user na lang ang kanilang targetin. Dahil kapag ang 9 user ang kanilang napatay, aangat agad ng 10 level ang kanilang level. Nang makaalista ang mga tauhan niya, dito ay naalala ni Morena ang kanyang nakaraan. Na noong ipinanganak sila ay kailangan agad nila na sugatan. Dahil lang nga sa hindi sila lehitimong anak. Dito nasabi niya pa dahil sa hindi sila lehitimong anak, kahit kailan ay hindi sila pwede maging tagapagmana ng hari. At sila ay pinapayagan na mabuhay sa mundong ito. Ngunit may kondisyon na hindi sila pwedeng gumawa ng kahit anumang uri ng itsura sa politika o sa mga mata ng publiko. At dito hiniwan ang 2 blade ang mukha ni Morena habang siya ay sanggol pa lamang. Habang inahawakan niya ang kanyang peklat sa kanyang mukha, dito nasasabi niya sa sarili niya na gusto ko nang mamatay dahil sa peklat na ito. Ngunit ang tumagal na ay nagugustuhan ko na ang peklat na ito. At dahil dito ay nahanap ko ang aking sarili. Kaya naman nagpapasalamat ako sa peklat na ito. Dito ay nasabi niya sa kanyang sarili na itong walang kwentang mundo na ito ay gusto kong sirain. Dahil ang mga hari dito ay mag-aanak lang tapos pababayaan na silang mga anak nila. Na kapag naanakan na nila ito, pababayaan na nila pati ang mga anak nito. Kaya naman ito ang kanyang kinaiinisan sa mundong ito. At nasabi pa nito na simula na nabuhay ako sa mundong ito, ito na ang aking nakita. Kaya naman ito ang lalo nakakapagpainis sa kanya. At ito na ang kanilang mga pwesto sa ikalang mapalapag ng barkong pandagat na sinasakyan nila. Ang Shio family sila ang kumukuha ng mga perang nakokolekta sa ika-4 na palapag. Ang Char family naman sila ang nagko-control o nagko-command sa ika-5 palapag. Habang sa ika-5 palapag ang magkakasama-sama ang 3 spider na sila Nobunaga, Pains at Titan. Nasabi ni Nobunaga na aalis tayo sa ika-5 palapag at pupunta tayo sa ika-4 na palapag para doon maganap. At dagdag pa nito na bago ang lahat, kailangan muna natin makuha ang aking sandata. Ang sandatang tinutukoy nito ay ang kanyang espada. May nakapagsabi na nasa warehouse daw ito. Sagot naman ni Pings na sasama ito kay Nobunaga dahil may gusto din itong kunin. At si Peitan din ay sasama dahil balak din ito kunin ang kanyang espadang umbrella.
Si Nobunaga nagtataka at nagsabi na, ano ba kayong dalawa, ginagawa niyo ba akong bata? Sagot ni Ping, oo, parang ganun na nga. Nasabi naman ni Nobunaga na hindi na, kaya ko na mag-isa. Sagot naman ni Peitan, hindi. Hindi pwede yung ganyan. Kahit ikaw, alam mo sa sarili mo na ang ability ni Hisoka ay malakas. Kaya naman, kailangan natin magsama-sama at magtulungan para mahanap natin at matalo natin yung si Hisoka. Sa madaling sabi, mga kay Hisoka, bilang tatlo laban kay Hisoka. At hindi pwede yung one-on-one battle dahil alam nila na mahirap kalaban si Hisoka sa one-on-one battle. Kaya naman, hindi nila ito minamaliit. At kailangan nila magtulungan hanggang sa matalo nila ito. Dagdag pa ni Pings dito, hindi na natin yan bibigyan ng kahit kakaunting pag-asa para manalo lang si Hisoka. Sabi ni Peitan, ang pagpatay kay Hisoka ang pinakapinunta natin dito. Kaya naman, hindi na importante kung sino ang makakapatay sa kanya. Ang mahalaga ay mahanap natin ito at bahala na kung paano natin siya mapapatay. Nang nakapunta na sila sa warehouse, may ilang mga lalaki na nagbabantay dito. At napatingin sila sa grupo ni Peitan. Nang nakalapit na sila Peitan sa mga nagbabantay sa warehouse, dito ay nagsalita ang isang nagbabantay na warehouse. Nasabi na, kayo ang mga Phantom Group, di ba? May nakapag-ulat na sa amin patungkol sa inyo. At ano ang inyong pinunta dito? Ang sagot naman ni Nobunaga, may hinahanap kaming sandata na isang katana at isang payo. May nakapagsabi sa amin na dito iyon nilalagay. Dito ay sinamahan sila ng isang lalaki papunta sa mga sandata ang hinahanap nila. Habang papunta sila sa lugar kung nasaan ang kanilang sandata, dito ay pina-stop sila ni Nobunaga. At nasabi ni Nobunaga na mag-iingat kayo, hindi ko na masagap ang sinusundan natin, nawala na siya sa aking end. Si Pings at Peitan ay ginamit din ang kanilang end. At nasabi ni Pings na tama ka, wala na ako maramdaman na kahit anong tao sa paligid. Na pagliko nila, nasabi nilang tatlo na ang daan na ito ay sarado. Kumbaga mga kaisuka, dead end. Si Nobunaga ay napatingin sa taas na parang meron siya napansin na hindi niya maanigan. Kaya naman isinawalang bahala niya na lamang ito. Habang silang tatlo ay nagtataka kung ano ang nangyari, may bigla na lang silang narinig na tunog na nagmula sa kanilang likuran. Ang tatlong spider ay napatingin sa kanilang likuran at kanilang pinuntaan nito. Pagpunta nila sa likuran, bumulaga sa kanila ang isang bangkay ng lalaki sinusundan nila kanina. Simula sa dead end na lugar na punta sa likuran nila pero ito ay patay na. Tapos ang nasabi na lang nila na, ano na, patay na ang sinusundan natin. At hindi natin alam kung paano iyon nangyari. Sabi pa nila na kailangan na lang natin bantayan ang sarili natin o ang isa't isa sa atin. Dito mga kaisuka ay magbabantayan na silang tatlo. Nasabi naman dito ni Nobunaga, ano na, iiwan na lang ba natin ito dito? Ang sagot naman dito ni Pings, ano, patay na yan, wala na matutulong sa atin yan. At isa pa, hindi natin kailangan pang tawagin yung iba para lang dyan. Ang sabi pa ni Peitan na mas importante ngayon ang mabawi natin ang katana at ang aking sandata. Dito nasabi ni Pings na nasa seryosong kalagayan tayo. Tapos ang priority mo ang mga sandata, kakaiba din ang mga priority mo ngayon. Nasabi pa ni Nobunaga na ang weird ha. Dito ay mapapansin natin na parang may nagmamasid sa kanilang tatlo. Sa ikatlong palapag ng sasakyang pandagat, dito ay nagkakagulo ang lahat ng tao nakasakay. Kadahilanan na may nangyayaring patayan sa ikatlong palapag. At ang mga tao ay bawal pumunta sa lugar na iyon hanggang hindi pa ito natatapos ang pag-iimbestiga dito. Dahil na nga sa iniimbestigaan na ang nangyayaring pagpatayan dito ng mga Royal Army. Sinisay ang natasan na mag-asikaso sa mga nangyayaring krimen sa ikatlong palapag. At nasabi ni Misai sa kanyang kasama na ilan na ba ang mga namatay. Ang nasagot nito ay 20 ang lahat na namatay. Ang pinag-iinalaan ay isang nagpapanggap na Royal Army para lamang makapasok sa ikatlong palapag. Nang nakapasok na siya sa ikatlong palapag, doon na siya nag-start na pumatay ng tao hanggang sa 20 tao na ang kanyang napatay na agad. Ang tanong pa ni Misai na kung gumagamit ba ng Nen ang pumapatay dito. Ang sagot naman nito ay hindi pa sigurado dahil ang natagpuan dito ay puro lamang blade weapon at wala natagpuan bakas na kahit anong Nen ability sa pagpatay. At nasabi pa ni Misai na so isang simpleng pag-atake at random attack lang pala ang nangyari. Ang testigo ba ay nakuha ninyo? Sabi naman ng lalaki na meron isang nakaligtas na ang suspect ay may taas sa 6'2 at may peklat sa kaliwang pisngi nito. At tinanong pa nila ang ibang tauhan na kung meron pang ibang witness. Ngunit ang sagot nila ay wala na silang makita pang makapagsasabi sa nangyari. Nasabi pa ng lalaki na ang nakaligtas ay medyo magulo magpaliwanag ng mga impormasyon na kanyang binibigay. Pero siguro dahil ito sa nangyari sa kanya.
dahil na nga siya lang ang natira sa lahat ng pinatay ng killer. Dito nasabi ni Misay na gusto ko makaharap ang biktima na yan at gusto ko marinig mula sa kanya ang istorya niya. Sa kabila naman, may isang tao pinagmamasdan ang grupo nila Nobunaga, Pings at Peyton. Ang lalaking ito ay tauhan ni Morena Prud ng Haley Family at may level na level 21. At dito nasabi niya na binaliwala lang nila ang ginawa kong prank para sa kanila. Sabi niya pa dito na ano pa ba ang aasahan ko sa grupo ng spider na ito. At inaamin niya na inaangaan niya ito dahil napaka-chill nila at sobrang lakas pa nito. At dagdag pa nito na halika sirain natin ang mundo ito ng magkasama. Hanggang dito na lamang po, at kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-share niyo na ang video ito at mag-iwan na din kayo ng isang like. Para naman mas ganaan pa ako gumawa ng maraming video. Muli, maraming salamat po. Ito po si Hunter Hisoka.